Hi guys, and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Panibagong araw at panibagong negosyo ideas, negosyo recipe na naman ang ating ibabahagi para sa inyo. Sa ngayon nga guys, kakaiba ang ating gagawin. Dahil sa mga cheese lover dyan, itong recipe na ito ang para sa inyo. Ito ang guys, ang ating double cheese ball na talagang mas lalong pinasarap gamit ang ating V-cut at ang ating cheese powder. Kaya ano pang hinihintay mo? Tapusin mo itong video hanggang sa huli at simulan na natin ang pagluluto pagkatapos ng ating intro. Tara na! At para nga sa ating unang procedure ay dudurugin natin ang ating dalawang piraso ng V-cut. So ilagay natin ito sa ating food processor. Kung wala kayong food processor ay pwede kayong gumamit ng blender. Kung wala naman kayong blender ay durugin nyo lang yan ng mano-mano gamit yung mga matitigas na bagay. Oops! So pag nadurog na nga yung ating V-cut, set aside lang natin and then sa next procedure na tayo. At sa isang bowl nga ay maglagay tayo ng 1 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng cornstarch, 1/2 cup. At para sa ating seasoning, maglalagay tayo dito ng ginisa mix. Kung wala naman kayong ginisa mix ay pwede naman salt and pepper na lang. And then 1 tablespoon ng sugar para mabalance yung alat at tamis. And then ilagay na natin yung ating crushed V-cut. Sumix lang muna natin lahat ng ating mga dry ingredients. So pag nag-combine na nga silang lahat ay magkrakrak tayo dito ng dalawang buong itlong. Pero guys, gradually lang yung ating pagkakrak ng ating itlog. Unahin lang muna natin, isang itlog lang muna ang ating ikakrak nito and then mix lang muna natin siya. And then i-follow up lang natin ang pangalawang itlog. And then mix lang ulit natin ito. So kung makikita nyo guys ay hindi pa siya masyadong malapot. So magdadagdag tayo dito ng tubig pero gradually lang yung ating paglalagay dito hanggang maging firm na nga or maging smooth na nga yung ating dough or yung ating mixture. So ito guys, konting tubig lang yung ating ilalagay dito dahil medyo okay na yung consistency niya. Ayan nga guys, para sa ating complete list of ingredients ay nandun sa ating description box sa baba. At para naman din sa ating costing ay nandun din sa baba. So ganitong consistency ang kailangan nating ma-achieve. Set aside lang natin at magpiprito na tayo. Ayan guys, sa isang pan nga ay maglagay muna tayo ng ating oil. And then antayin lang natin itong uminit. Pagkatapos, gagamit tayo dito ng dalawang kutsarita para magbilog-bilog ulit again. So, napaka-basic lang naman kung subscriber ka na akin. Subscriber kita, ay alam mo na kung paano gawin ito. Pero kung hindi naman, para sa mga first-timer, ay ganito lang gagawin nyo. Bibilog-bilogin nyo lang gamit ang dalawang kutsarita. So, parang gumagawa tayo dito ng fish ball. So yan guys, low to medium heat na po lang ang ating gagamitin dito para hindi agad ito masunog dahil naglagay tayo dito ng chicharilla. So lutuin lang natin ito ng 3 to 5 minutes and then flip lang natin ito after 5 minutes and then lutuin lang natin ng another 2 minutes na lang para sa other side nito. So antayin lang natin siyang mag golden brown bago natin siya hanguin sa ating strainer.
Pag golden brown na nga, ay drain lang natin sa ating strainer para matanggal yung mga existing oil. Pagkatapos, para mas lalong sumarap, ay maglalagay tayo ng napakasarap na cheese. So ilagay lang natin sa ating container ang ating mga cheese ball. Pagkatapos, gagamit tayo ng cheese ng ALCL na mas lalong masarap at magiging mas masarap ang ating cheese ball. So shake lang natin ito para mag-combine lahat ng ating mga cheese powder. So ito na nga yung ating final product. So ilipat lang natin ito sa ating mga tikiang plate. So nakadepende sa iyo kung gaano kadami ang gusto mong ilagay, pero pwede mo itong ibenta ng 1 to 2 pesos bawat isa. Talagang kikita ka dito. Ayan guys, pwede kayong mag-iba ng toppings dyan. Pwede nyo lagyan ng yung butbura ng chocolate dyan or kahit ano, caramel, depende na lang sa trip nyo. Pero mas, para mas lalong common siya, ay yung cheese powder lang yung ating ilalagay. So tutulungin lang natin ito sa barbecue stick para medyo maganda tingnan at kabenta-benta talaga. So sa apat na ito, pwede mo itong ibenta ng 10 pesos bawat stick. So talagang kikita ka talaga dito. So ito na guys ang ating montage. Ang sarap-sarap at super cheesy talaga nito ang ating V-cut Double Cheesy V-Cut Balls. Talagang napakasarap at patok ito na pang negosyo. Sabi ko nga kanina, pwede mo itong ibenta ng 1 to 2 pesos bawat isa or 10 pesos bawat stick. Ayan guys, para sa ating complete list of ingredients at costing ay nandun sa ating description box sa baba. And don't forget to like and follow our Facebook page, Happy Tummy by RD. Yung link ay nandun sa ating description box sa baba. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit the notification bell para update ka always sa ating mga daily uploads. Thank you for watching. Stay safe and God bless as always.